Nag-aalala lang ngayon ang mahigit 80 Pinoy na ni-recruit sa the Netherlands, Belgium at Germany bilang welders at pipefitters. Natuklasang pineke ng recruiter ang kanilang mga papeles kasunod ng labor inspection sa Belgium. Eksklusibong nakapanayam ng ABS-CBN News ang 6 sa mga apektadong manggagawa. Tumanggi silang magpakilala dahil ayaw nilang mag-alala ang kanilang pamilya. Kwento nila, biglaan silang nawala ng trabaho. Lumalabas kasing wala silang permit to work o to stay. Nung araw pong yon, nagkaroon ng inspection sa BASAP Belgium. At sabi po sa amin ng manager ng Finsimic, Cargill, na tigil na puro kami sa trabaho. Hindi po namin alam kung bakit. Taong 2021 ang dumating ang karamihan sa kanila sa Hungary. May ibang nagtrabaho rin sa Poland. Legal naman ang kanilang papeles mula sa agency sa Pilipinas. Nirehired po kami ng company na IREM na dati po naming company rin sa Saudi. At pinasok po kami sa agency na Workforce International Incorporation. Sila po yung nag-ayos ng mga dokumento namin para po kami makapunta ng Hungary. Pero dahil sa mas maliit na pasahod, naghanap sila ng malilipatan. Sa Hungary, 10 oras kada araw silang nagtatrabaho at weekend at walang overtime pay. Sa Poland, mas maliit ang sweldo at minimum wage lang. May nakausap ang grupo na isang Belgian-Dutch na nagngangalang Karel van Linden na nag-alok ng trabaho sa the Netherlands, Germany at Belgium. 500 euro o halos 28,000 pesos kada linggo ang ipinangakong sweldo. Tinanggap nilang alok ni Karel at nagtiwala dahil may ibang Pinoy nang na-recruit si Karel. Enero 2022, nakapagtrabaho pa sila sa the Netherlands at Belgium. Ang hindi kasi nila alam, pagdating sa skilled workers, bawal sa Netherlands, Belgium at Germany ang mga hindi taga-European Union. Ngayon, 3 buwan na silang walang trabaho. Dumadaan yung mga araw na nauubusan na rin kami ng mga budget namin. Meron pong mga Filipino community dito sa Netherlands na tumutulong sa amin. Tumulong na rin ang Philippine Honorary Consul sa Belgium at grupong migrante. Alam nyo naman ako, kahit na hindi natin kababayan, kung kailangan ng tulong, ginagawa ko yan. Maaaring pumasok ang kaso nila sa human trafficking at hinahawakan ito ngayon ng isang Belgian lawyer. There's a criminal investigation in Belgium. Those who worked and lived in the Netherlands, it's not yet clear if there will be some criminal investigation too. Hindi pa nasasampahan ang kaso si Karel dahil nasa prosecution pa lang ang reklamo. Gusto pa rin ng mga Pinoy workers na manatili sa Belgium at Netherlands, pero mailan namang uuwi na dahil paso na ang kanilang visa. Walang trabaho at walang matitirhan. Nagbigay ng cash assistance ang Philippine Embassy sa the Netherlands. Ayon sa embahada, ang maaari lamang nilang gawin ay representation sa mga government offices sa the Netherlands at siguruhin makakauwi ng maayos at walang record ang mga Pinoy workers. Para sa PFC News, Joe Felizorio, the Netherlands.